Alam niyo ba na ang mga aas ay hindi lamang makikita o naninirahan sa lupa, kundi mayroon ding mga aas na kayang mabuhay sa dagat. Ang mga aas sa dagat o sea snake ay maaaring kumain ng lamang dagat, ngunit ang ilan sa mga ito ay nagtataglay ng kamandag na maaaring delikado sa mga tao. Handa ka na bang malaman kung anong uri ng mga aas na ito? Alamin natin ang istorya ng pinakadelikadong aas na matatagpuan sa dagat. Belcher Sea Snake. Ang Belcher Sea Snake ay tinukoy din bilang Faint Banded Sea Snake. Ito ay isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Sinasabing ang laso ng ahas ay higit sa 100 beses kaysa sa cobra at may kakayahang pumatay ng 1,000 katao kahit ilang miligram lamang. Maaari itong matagpuan sa baybayin ng hilagang Australia at Timog Silangang Asia at karaniwan rin na makikita sa Pilipinas, New Guinea at Gulf ng Thailand. Ang ahas ay may katamtamang laki, mula 20 hanggang 40 pulgada ang haba. Mayroon itong medyo manipis na katawan na karaniwang dilaw ang kulay na may berdeng mga banda. At hindi tulad ng ibang ahas sa dagat. Mayroon itong buntot na hugis paddle, kaya mahusay ito na manlalangoy. Maaari nitong mapigilan ang kanyang hininga hanggang 8 oras at maaaring maglakbay ng milya sa ilalim ng tubig. Ang Belcher Sea Snake ay mahinahon at palakaibigan. Halos hindi sila kumagat sa mga tao maliban kung napukaw sila ng husto o ginambala. Ngunit alinman sa paraan, dapat iwasan ang bagay na may lason na sapat na pumatay ng libu-libong tao sa loob ng ilang minuto. Banded Sea Crate. Ang Banded Sea Crate ay matatagpuan sa Tropical Western Pacific Ocean, Indian Ocean at maging sa Pilipinas. Nakakuha ang ahas ng pangalan nito mula sa pagkakaroon ng natatanging itim na uniforming guhit na sumasakop sa kulay abong katawan nito. Sa Pilipinas, tinatawag nila itong walo-walo. Nasa average 35 pulgada ang haba nito at may hugis paddle na buntot at angkop para sa tubig. Ang kamandag ng Banded Sea Crate ay kabilang sa ilan sa mga pinakadelikado sa daigdig at 10 beses na mas malakas kaysa sa rattlesnake. Ang ahas ay mahusay para sa pangangaso sa mababaw na tubig at sa mga coral reef na kung saan ginagamit ito ang kalamangan sa paghuli ng biktima na karamihan ay binubuo ng eel at maliliit na isda. Hindi tulad ng iba pang ahas sa dagat, ang Banded Sea Crate ay ginugugol ang karamihan nilang oras sa lupa. Madalas itong iwan ang dagat upang maghanap ng tubig tabang, magpahinga, mangitlog at magpalit ng balat nito. Sa kasamaang palad, ang ahas ay mahinahon at bihirang kumagat sa isang tao. Mayroon ding karaniwang mitolohiya na ang ahas na ito ay may maliit na nguso kaya napakabihira na tumuklaw sa mga tao. Horned Sea Snake. Ang Horned Sea Snake na tinukoy din bilang Spiny-Headed Snake na makikita sa buong baybayin ng Australia at Timog Silangang Asia. Ngunit, maaari ding matagpuan malapit sa Indonesia at Papua New Guinea. Karaniwang may haba na 1.5 metro na may maliit at payat na ulo na may maputlang kulay at may pattern na maitim na toldok. Ang ahas ay nakakuha ng pangalan nito mula sa pagkakaroon ng kilalang mga tinik sa tuktok ng ulo nito, habang ang natitirang bahagi ng katawan ay natatakpan ng kaliskis na nagbibigay sa ahas ng natatangi na itsura. Ang ahas na ito ay aktibo sa gabi at karamihan sa kanilang biktima ay ang iba't ibang maliliit na isda. Ang may sapat na gulang na ahas ay kumakain ng mga goby habang ang batang ahas ay kumain ng hipon. Kilala rin sila bilang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo kahit na walang naitala na kagat sa mga tao. Dobwa Sea Snake. Ang Dobwa Sea Snake na kung minsan ay tinutukoy bilang Reef Shallow Snake ay matatagpuan na nakatago sa mga coral reef ng Australia, Papua New Guinea at Indonesia.
Ang kulay nito ay maaaring mula sa salmon hanggang beige, hanggang lila at kayumanggi na may maitim na pattern at karaniwang higit sa 1 metro ang haba. Ang ahas na ito ay maaaring manatili sa ilalim ng tubig hanggang sa 2 oras at karamihan sa kanila ay aktibo sa madaling araw. Nagtatago sila sa mga damong dagat at mga coral reef bago tambangan ang kanilang biktima. Ang algae at mga barnacle ay kilala na nakakabit sa ahas na nagbibigay ng labis na pagbabalat kayo kahit na sa kalaunan ay natatanggal pagkatapos ang ahas na magpalit ng kanyang balat bawat linggo. Kinakain nila ang halos maliliit na mga isda tulad ng mga blennies, parrotfish, surgeonfish, pati na rin ang mga moray eel. Ang Dobwa sea snake ay banayad at aatakiin lamang nila ang mga maninisid kung ginagambala sila. Big sea snake. Ang big sea snake na kilala rin bilang hook-nosed sea snake o karaniwang ahas sa dagat ay matatagpuan sa ilalim ng mga estero at bukana ng ilog ng silangang karagatan ng India. Karaniwan silang matatagpuan sa mga baybayin ng India at namataan malapit sa Arabian Gulf, Oman Gulf, hanggang hilaga ng Vietnam at hanggang sa timog ng Australia. Ang ahas ay may maliit na ulo na may mga bilog na berde sa itaas ng katawan at may puting tiyan. Nakuha ang pangalan nito mula sa pagkakaroon ng natatanging nguso na parang tuka na kung saan ay bahagyang yumuko pababa. Ang big sea snake ay maaaring sumisid hanggang sa 100 metro sa ilalim ng dagat at maaaring manatili doon hanggang sa 5 oras at karaniwang kumakain sila ng hito. Ang kanilang kamandag ay 8 beses na mas malakas sa cobra at ang 1 kagat ay may sapat na lason upang pumatay sa 22 tao. Ito ay isa sa pinaka-agresibong ahas sa dagat at inilarawan na sutil at ganid ng mga eksperto at responsable para sa 90% ng pagkamatay. Yellow-bellied sea snake. Ang yellow-bellied sea snake ay isa sa pinakalawak na pinamahagi ng mga ahas sa buong mundo at namataan hanggang sa hilaga ng Russia at hanggang sa timog ng New Zealand. Bagaman may posibilidad silang iwasan ang malamig na tubig, ang ilan ay nakita sa baybayin ng California sa panahon ng matinding pagbabago ng panahon tulad ng El Nino. Ang yellow-bellied sea snake ay nakakuha ng pangalan nito mula sa natatanging dilaw na kulay sa ibabang bahagi ng katawan nito na may itim o kayumangging kulay sa itaas na katawan. Ang ahas ay walang mga mandaragit at ang maliliwanag na dilaw na kulay ay nagbabala sa iba na ito ay lubos na makamandag. Habang ang karamihan sa mga ahas sa dagat ay may posibilidad na mabuhay malapit sa baybayin, ang yellow-bellied snake ay hindi natatakot na makipagsabalaran sa malawak na dagat. Maaari itong maglakbay ng napakalayo, maaari rin itong lumangoy ng pasulong at paatras na may bilis na 1 metro bawat segundo. Bagaman ang mga tao ay hindi nakatagpo ng yellow-bellied snake sa gubat, maaari silang mapunta sa baybayin kapag nasugatan sila o nahuli sila sa lambat. Maaari nilang atakin ang tao kapag ginalaw nila ito. Ang kanilang lason ay napakadelikado at nagsasanhi ng pananakit sa kalamnan, paninigas, pagsusuka, pagkaparalisa at kung hindi magamot kaagad ay maaaring umantong sa kamatayan.